Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Straight to the point, live on the spot. On the spot. Non inim possumus aliquid adversus veritatem sin pro veritate, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Uli na babalik ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko, at sa ating episode na ito, itatampok natin ngayon ang kagustuhan ni Pastor Bacalares, ng Pastor ng Seventh Adventist, ang kagustuhan niya na mangyari sa debate. Tatampok natin to kasi mayroon akong nakita sa kanyang video na talagang natawa tuloy ako, at bakit napaisip tuloy ako sa kanyang kahambugan, ano? So, mamaya matapos ang ating maikling dasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death, Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Straight to the point, live on the spot, on the spot. Okay, so by the way, bukas ha, ng alauna, mayroon tayong Bible rally dan sa Tagasalog, ha? Sa Bungga del Norte, sa public Bible rally natin dyan bukas. Pupunta daw sina Wendell, Brad Wendell Talibong, at saka si Brad Tata Rosal. Ang sila yung mga bisita namin, ha? Ni-recruit po yan ni Father Mimart, no? Anyway, so i-play natin tong video ni Mr. Bacalares. Ano ang kagustuhan niya with regards about debate? Kasi magandang gabi kay Maris, proud Catholic here. Good evening, bro. Yes, salamat sa inyong panonood. Anyway, kung naalala ninyo, kung natandaan ninyo, meron pang hinahanap ko yung video na yan, saan kaya yan, yung rason niya kung bakit hindi siya nakipagdebate kay sa mga staff ng Punto por Punto. Hindi siya nakipagdebate sa taga Punto por Punto. Bakit kaya? Anong dahilan? Ano? Sis, Maris, bakit hindi ka pwedeng ma-message? Anong dahilan? Meron dito, this account can't receive your message because they do not allow new message request from everyone. At bakit hindi kita makuan, ma-add para naman print tayo sa Facebook? Okay. I-play natin tong video. Bisaya ito eh. I-play natin watching from Pangatunan, Bukidnon. God bless you. Good evening kay Brother Edwin Bugo at kay Brother Jomel Almonicar. Shout out kay Remar Canyete. Bakit sis, anong dahilan hindi kita ma-message sa Facebook? Or hindi rin kita ma-add? Message lang nakalagay, ha? I don't know bakit. Siguro nagka-private yung ano mo. Okay. Kung alam ninyo, si Reverend Father Darwin Gitgano, lahat siguro, no, ng mga yung may mga gustong debate, ha? Bakit
si Bacalares, mamaya na yung bunyag sa'yo, dahil hindi naman ito bunyag yung pinag-uusapan. Pagkikuan na lang, yad ako, para print tayo sa Facebook, ha? At para magkakilala rin tayo, chat-chat tayo, magkakuan. Bakit si Mr. Bacalares ayaw niya ng debate? Inamon siya, ano bang gagawin ko dyan sa punto por punto? Magpapakagat ako ng lamok. Oh, yan yung sinabi niya. Ngayon, ang meron akong natatawa tuloy ako sa videong ito, ha? I-play ko ito. Bukas siguro pagkatapos sa susunod na araw, gagawa ako ng sliding video nito. Ayan, oh. Tawa tuloy ako ni Bacalares. Ano ang kaniyang healing with regards about debate? 1 minutes and 30 seconds po ito. Pakinggan ninyo, ha? Hindi ko na lang ipapakita dyan. Ayan, oh. Ayan, video. Pakinggan na lang natin ito si Bacalares. Ano ang gusto niyang kahilingan? Kasi si Reverend Father Darwin Gitgano, marami na yung pastor na hinaharap. At marami na rin pastor na humaharap sa kanya. At hindi lang pastor, ha? Yung mga liman, siguro na 70 Adventist yan, ha? Oh, marami at mga open forum, nandun sila. Pero ito si Bacalares, bakit nagtatago lang siya sa kanyang sariling programa? Ano kaya ang dahilan nito? Ito si Bacalares, panoorin at pakinggan natin ito, yan, o. Gaya sa mga rason mga tinagaya, makamunauna at mga tinaga na okay pag-cut-on, okay pag-practice ni Pastor Bacalares ni mga debate-debate. Nagmatakog-debate mga tinaga. Halos na nagiging kanihanto din sa kanihan di oras for 8 years. Halos daw, kasi nagbata daw siya debate. Oh, sabi, pag sinabi na nakasanayan na talaga niya na makipag-debate. Ngayon, sabi niya, halos, gabi-gabi, araw-araw. Di ba? Ulitin natin to, sinabi niya. Ayan o. Ako na ulit, mga tinaga na okay pag-cut-on, okay pag-practice ni Pastor Bacalares ni yung mga debate-debate. Nagmatakog-debate mga tinaga. Halos na nagiging kanihan doon din sa kanihan di oras 84. Kada gabi daw, sa Cagayan de Oro sa plaza, yung sinabing Tigbakay, alam nyo ba yung Tigbakay? Ang Tigbakay po, yun po yung mga debating hindi pormala na walang moderator, na sabi kung mababasa ko sa Biblia, aminin mo, di ba yung nasa kanto-kanto lamang, no? Yung mga nangyari sa Plaza Independencia sa Cebu, yung sa Davao, yun yung mga hindi pormalang debate na halimbawa ikaw ay umupo sa isang puno, tas tinabihan ka ng pastor, nag-usap kayo hanggang sa naglakihan na yung mga busis, ano? Yan po yung tinatawag na Tigbakay, hindi pormalan yan, no? Ito, tuloy natin. Yes, halos ka rin magigapin ko ng mga Tigbakay. Nagato pa kong plasa, hindi binsinisiya din sa Cebu. Uy, nakapunta na daw siya sa Plaza Independencia sa Cebu. Ngayon, sabi niya, dinhi sa Cebu. At, alam nyo ba, ang kaniyang programa ay pangutan na pastor, wala po yan siya sa Cebu, hoy! Hindi po sa Cebu si Bacalares. Kaya wag mo sabihin dinhi sa Cebu dahil yung program mo, wala po sa Cebu. Ha? Nasa Cagayan ka. Hindi ka po sa Cebu. Kanabitong mo ingon kayon po yung sinasabi mo na nakapunta na po ako sa Plaza Independencia dito sa Cebu. Pagkatapos, yung programa mo nasa Cagayan. Paanong ginamit mo ang term dito? Huwag mo kaming lukuhin, ha? O, ito. Sige. Bati, wala ko nakita in soon na may advantage na sa tingkat ang disadvantage. So ako nakita in soon kaysa di ba natin magusugin lang ito ko. Bati kayo na nakulong. Madaga na yung katarungan. Paramihan ng rason. Lugi ka kasi sa rason, kaya ito na lang yung mga paandar mo na naka-experience daw siya dati, nakasanayan na niya yung mga Tigbakay. Ang tanong, kung ikaw po ay isang
nag-engage ng debate personal o tigbakay? Saan ang video mo? Dahil lahat ng mga Katoliko na nag-engage ng debate, minsan may kumukuha ng video. Saan ang video mo na ikaw po ay nakikipag-debate in public? Di ba? Meron ka bang dokumento? Meron ka bang maipakita sa amin na video? Na katibayan na kaharap mo itong isang Katoliko, nagtigbakay kayo doon sa plaza, may video kayo. Wala, di ba? So, wag paloko na sabing alam daw niya ang debate at nakasanayan pa niya, nagbata daw siya. Di ba kumutuwa na? Kinaday kay video. Bisan gani ka na mga bukot-bukot nga mga Katoliko nga kuwang o kahibalo nga miingin sa plaza? Naman dyan yung mga Katoliko nga bukot-bukot kay kahibalo ba nga kanang simplihang dating lang. Na, kuwaan ba magandang video? Now, to frog nga mayroon ka pong debate, saan ang video mo? Imposible, wala kang video. Oh, kasi paramihan ng rason. Oh, ito ang dahilan niya. Lalo ka mo, pwede nakapiliyon sa binayo, pwede sa nakapiliyon sa binuhang anan ang debate. So, dyan daw kuno ang debate. Pwede daw siyang talunin sa yung mga lukuhan, pwede sa na talunin sa mga mabubuting mali po. Sa Bisaya, tupada sa tupada yung mga tupadang debate, ano? Oh, now mali po. Kasi kapag sa debate, yun yung sinasabi ko, kung tigbakay man galing ni pwede ka pildihon sa rason. Pwede sad ka pildihon sa minaayo. Mo na inaas tigbakay. Pero kapag debating pormala na may moderator, mali po 'yan. Mali po 'yan. Oh. At nagiging katawa-tawa dahil lingon siya sa iyong programa, sabi niya sa kanyang sariling programa, ha, dito po sa Cebu. Bakit sa Cebu ka ba nagprograma? Ha? Huwag niyo kaming lukuhin dahil yung mga viewers mo hindi na yan bata para maluko mo. Ha? Oh, ito tuloy. Wala nang saysayay. Oh, anong offer niya, ha? Tungkol sa debate, anong offer niya ito? Ano naman niya na inyong doktrina? Ano na submit sa inyong doktrina? Alam daw niya ang doktrina natin. Wala daw pahayag, ay. Oh, hindi na pwedeng magpahayag ka pa. Ah, sabi niya, ito yung gusto niyang mangyari. Kasi alam na daw niya ang doktrina natin. Walang pahayag, ay. Ah, kasi alam ko na ang doktrina ninyo. Bakit alam mo ba lahat ang doktrina ng Katoliko? Yako nga Catholic Faith Defender, sa tagal-tagal na natin ditong nag-live, hindi ko nga nabasa lahat ng mga doktrina ng Katoliko. May mga nabasa natin, ilan lang mga libro natin hawak natin dito. Yung Catechism of the Catholic Church, yun na natin nabasa ng buo yan. At pagkatapos, ikaw na hindi Katoliko, sasabihin mo, alam mo lahat ng doktrina ng Katoliko. Straight to the point, live on the spot, on the spot. Ha? Sasabihin mo, alam? Huwag magmamarunong. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapiling banal, santong kabayo. Gusto mong ipapamukha sa mga tao, ipaalam sa mga tao na ikaw ang expert with regards about Catholic faith. Mali yan. Dahil in the first place, you are not the source of the Catholic faith. Ha? Hindi ka po ang source ng Katolikong pananampalataya. We Catholic is the source of Catholic faith. So that's why tayo ang nagkakaalam. Kaya nga, meron tayong nalalaman kunti, nag-live tayo para isir natin to sa mga walang alam. Pero how come sinabi niya, wala nang pahayag, ay, dahil alam ko na doktrina ninyo. Bakit, nabasa mo ba lahat ng doktrina ng Katoliko? Straight to the point, live! Ha? Nabasa mo lahat ng doktrina ng Katoliko? Uy! Huwag kang, kwan, o ito. Question and answer na, wala yung balibaray na, isang pagdating ko, doon sa mga. Inalawan na lang, son. Inalawan na siya. So, dahil na lang, diretso na, gusto sa amin, 1 hour, mga ulawan na mga ulawan, mga tupat ang gili magkatawa, 1 hour po kasi sa amin si Pastor Macalaris, 1 hour sa kama tupat, o ang kontrausap, 1 hour po kasi sa amin ni Pastor Macalaris, 1 hour sa motobat. No!
hindi ka tanggap-tanggap ang offer mo dahil isa po itong mga bulok style. Para lang sila ay manalo. Sabi niya, wala nang pahayagan. Direct na question and answer mismo. Walang moderator. Question na. Magbigay na. Halimbawa, isang oras na tanungan. Magtanong siya. Magtanong rin ako sa kanya isang oras para magkaalaman na. Mahiya daw, mapahiya ang sinong mapahiya. Lahat. Ibang klase ito, ha? So, nasa sa Iligan. Bakit sinabi niyang Cagayan siya? O ngayon, sa Iligan pala siya. O anong tama nito? Anong tunay talaga nito? Saan bang tunay? Sabi niya, sa Cagayan. Ngayon, Iligan pa sinabi ng mga viewers natin dito. Anong tunay? Iligan o Cagayan? Sabi niya, wala na. Question direct. Kasi daw sa debate, ang pinakamaganda daw sa portion, yung tanungan. Hindi naman yung tanungan lang. Pati pahayag mo. Pinakikinggan namin yan. Ayaw niya sa debate. Una, mayroong moderator. Mayroong moderator. Sa moderator kasi, takot siya pag may moderator. Dahil po, pag categorical question, kung hindi nasagot ang categorical question, idadaan sa moderator yan. Mapipilitan talaga siyang sumagot. Halimbawa na lang, pag sinabi, ito, sino ang nagtayo ng Seventh-day Adventist? Sampo lang ha. Tao ba? O Diyos? Iba, mga categorical. So, pag sinabi niyang, iba yung sagot niya. Halimbawa, pag binara natin, pastor, iba yung sagot mo. Huwag mo akong tutulan. Huwag mo akong harangan. Ayaw pagbuot sa ako ang tubag. Ganyan ang mangyari. Kahit mali ang sagot niya, sige pa rin dahil walang moderator eh. Si Brother Stanley L. Rana Kalay. Likay-likay. Taga Cagayan de Oro ko bro, wala nas bakalares dire. Wala mo din nasbak. Asa mo ko dahil siya? Ngayon, gusto pala niya ay direct question na kaagad. Mahiya na ang dapat mahiya. Magkalaman na. Hindi. Mali po yung banat mo. Idadaan natin sa debate dahil po formal. Kung gusto mo tigbak ay hindi. Personal na lang tayo. Magharapan. Bakit? Pag magtanong ako ng categorical, pag mali ang sagot mo, may moderator bang makapagsabi, pastor, mali ang sagot mo. Hindi yan ang tanong ni ano. Sagutin mo, mapipilitan talaga siya at mapahiya siya ng gusto pag may moderator. Okay lang sa kanya sariling programa dahil kapag sapo ka ng sapo, volume ka agad. Ikaw na nagsalita, hindi ka na narinig sa kanyang programa. Pag merong moderator, mabisto talaga siya ng gusto. Huwag mo akong pilitin kung ano yung sagot ko. Ayaw kong buti. Naman yung dating. Magbuot ka muna ako. Di man na mo ipangutana. Magbuot ka muna akong tubag. Next question. Ganyan na pala. Kaya pala ha. Kaya pala ayaw niya ng debate. Dahil takot siya. Dahil dyan pa lang sa tanungan portion, moderator pa lang, ayaw na. Ngayon, anong kadahilanan bakit hindi siya humarap ng debate ni Reverend Father Darwin Gitiano? Sige, magbigay kayo ng reason bakit si Bacalares. Ang sabi niya na hindi po autorisado ang pastor magipagdebate ng Seventh-day Adventist. Ang pastor ng Seventh-day Adventist ay hindi daw hindi nila trabaho ang magdebate. Pastor ka. And then yet, sa iyong sariling pananampalataya, hindi mo kayang ipagtanggol. Nakakatawa yan. Nakakatawa yan. And yet, you are Seventh-day Adventist. Ikaw, pastor ka. Sarili mong pananampalataya, hindi mo kayang harapin, hindi mo kayang paninindigan through debate. Kaya nga, ano bang purpose ng debate? Bakit sa takot? Unang-una, kapag natalo siya sa debate, malaking kawalan po sa kanya dahil mayroon siyang pinoprotektahan ito. Halimbawa, natalo siya sa debate.
Oh, yung mga membro niya, alam naman natin yan. Inakailang nila yan. Galing sa mga Katoliko yung iba. Kulang pa ng kaalaman. Eh kapag nag-iiba ang isip, uy, talo si pastor. Uy, mali pala ang aming pananampalataya. Halimbawa ha, true charge, yung true charge. Kapag lahat ng mga nandoon sa nanonood, nagbalik Katoliko, si pastor bagsak, wala siyang mahuhot-hot na 10%. Ha? O bagsak, wala siyang mahuhot-hot. Kaya nga, ha? Panay dakdak niya, tapos ayaw mag-ipagdebate. Tama. Ha? Tama. Kaya, nagiging, ano siya, nagiging katawa-tawa sa kanyang sariling programa para siyang bata na naghahamon ng debate, naghahamon ng suntukan. Pagkatapos di man lumalabas sa lungga niya, nasasaya lang. Kung ikaw po ay, sabi niya, wala, hindi papel ng mga pastor, may lima naman kami, o, sabi niya, di ba? May isang video na hinahanap ko na, walay katungod ang mga pastor mo, debate, namatay mga liman, ana siya. Ngayon, bakit may mga pastor o Seventh-day Adventist nakipag-engage ng debate? Mag-explain nga. Siya lang ang takot dahil mayroon talaga siyang pinoprotektahan. Halimbawa natalo siya, aba, medyo, tignan ninyo ha, mahiya talaga tuloy siya niyang ganyan. Ay, nako, mahihiya tuloy ako. May sarili pa naman akong programa. Bakit ganito? Diba, malaking katawa-tawa yan. Yung nangyaring debate nila ni Reverend Father Darwin Gitgano at Mr. Ramil Farba, yung isang national debater ng Iglesia ni Cristo, hinarap nga ni Father ni Father Darwin. Siya pa, si Bacalares. Nandyan lang sa sariling lungga niya. Mag-isip naman kayo. Bigyan ninyo ako ng dahilan. Bakit ayaw humarap si Bacalares kay Father Darwin? Si Father Darwin nga, willing makipagharapan face to face. Oh. Ha? Si Father Darwin willing makipagharapan face to face. O ngayon, bakit itong si Mr. Bacalares ayaw na talaga niyang humarap na debate? Paki-explain. Bakit ayaw ng debate ni Reverend Father Darwin, ni Pastor Bacalares? Sige, ano bang dahilan? Meron ba kayong sabi niya ay nasa tawag nito, wala daw authorize. Ako, kawawa naman. Hindi ba kayo nahihiya? Talak na talak itong si Bacalares sa social media, sa kanya mismong programa, at pagkatapos, kung ahamonin naman siya ng debate, wala naman. Hindi naman siya humarap sa debate. Ang sagot na lang niya, ang kanyang banat, ay gusto lang, tanungan. Kung gusto niya tanungan, bakit hindi siya humaharap ng kwan, ng patasan? Bakit gusto niya in social media? Kung hindi lang namamatay si Mr. Elisio Soriano, may plano na sana sila na Reverend Father Darwin Gitgano na puntahan sa Brazil kung sa nagtatagong kumag na yun. Kaso nga, patay eh. Hindi na ano, mag-unprint muna ako para may mapasok tong nag-request sa... Now, yan ang kuan. Sino ba ito? Si Oscar Daroy. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya naman naming harapin yan. Kaya nating harapin. Pero bakit gusto niya nang... sige, ganyan gusto niya. Tanungan lang. Gusto niya, tanungan lang. Walang moderator. Bakit ayaw niya humarap sa personal? Bakit gusto niya in social media? Anong rason? Dahil kapag up ng volume, kaya? I-control niya kapag ikaw ay sapo na sapo, kaya? Di ba? Ibang klase itong si Bacalares, ano? Gusto pala niya ganun eh. Bakit ayaw niyang harapin si Reverend Father Darwin Gitgano? Anong dahilan? What is the main reason behind? Sige, magbigay kayo ng kwan. Good evening, sir. Ingon panikugtas, dili daw mo sokol sa iyaha og debate. Dili daw mo sokol sa may giingon.
takot talaga yan sa isang baccalaureus kasi nabubuking ang kanyang mga kasinungalingan. Gamit siya ng gamit ng librong Katoliko, nagkakatawa. Dahil po, pinuputol niya ang mga content. At hindi man lang siya marunong umunawa. Halimbawa, meron siyang ginamit na sa libro. And nalimutan ko yung tawag sa librong yun. Na sinabi niya na, is Jesus Catholic? No. May karugtong. He is a Jews. Nakarefer po yan sa nationality ni Kristo. At natutuwa si Bacalares, ayan, tignan ninyo, librong Katoliko na mismo nagsabi, hindi pala Katoliko si Kristo. Normal lang kasi nakarefer yan sa nationality of Jesus. Ikaw, magsabi ka sa akin, are you Catholic? Sabihin ko, no. I'm a Filipino. Kasi nationality ko yan. We're not talking here about religion. We're talking here about the nationality, siyempre. I-deny ko ang Katoliko kasi hindi naman relihiyon ang tinanong, kundi nationality. Pag sinabi, are you Catholic? Sasabihin ko, i-deny ko yung Katoliko na no. I'm a Filipino kasi we are referring here a nationality. Ilan nga naman kasi sabihin mo, I'm a Catholic. Bakit? Ang Catholic, nationality ba yan? Religion yan. Pag sinabi, what is your religion? Ay, proud na proud tayo, Katoliko ito. Yeah, proud na proud. Ngayon. Yan yung kawawa talaga ang si kuano, si tawag aning Bacalares. Kasi ang sabi niya, gusto lang niya tanungan portion. Sige. Kung tanungan portion ang gusto mo, bakit ayaw mong humarap kay Reverend Father Darwin Gitiano? What is the main reason behind? Ano ang pinaka rason talaga kung bakit ayaw mong humarap ng gusto niya? Tanong. Sige, question and answer. Walang problema. Ako nga, gusto ng question and answer eh. Now, the question is, bakit hindi siya humarap? Alam ninyo, minsan na nga siyang hinamon sa taga punto por punto team ng debate. Minsan na nga siyang naghinamon. Pero ang nangyari, siya yung wala. Gusto pala niya tanungan portion eh. May mga CFD naman, halimbawa ako, nagtanong ako sa kanyang programa, nagiging katawa-tawa dahil una, hindi niya nasagot ang tanong ko. Pastor pa naman siya, nag-aaral ng theology, bakit hindi niya alam ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo? Nako, ha? Bakit hindi niya alam ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo? And yung kasal na nangyari sa Kana, sinong kinasal at saan ba nangyari ang kasalan na yan? Doon sa Kana, dili na musukol si Bacalares, harap-harap, ayaw lang na live kay Pataka Ragyaw-yaw. Nani ha? Ningon siya nga, nakaadto ko na siya Plaza Independencia, nakasulay ko na siya og tawag aning tigbakay. Kapila man! Question, kapila man ka nakasulay sa Plaza Independencia? Ako, di mo ko manginambog. Nagkasuway kong debate diya, itong na-encounter na ko, nga dili mo to og Dios, kasi na Dios. O, kasara to, itong pag-adto na ko, 2013, atong February. O, na-experience na ko dito. Ha? Ngayon, kapila man ka, ilang beses kang nag-engage ng debate sa Plaza Independencia? Ha? Kasi sa Plaza Independencia, kung hindi ako nagkakamali, every Sunday afternoon yan sila dyan. Pag ibang araw, wala. Sige, pumunta ka sa Plaza Independencia. Video na nakipag-argumento ka sa mga ibang reliyon na born again or Katoliko. Yeah. Ha? Bakay style mo lang yan. Pabuhay dugo ng inyong mga viewers. Diba? Karon, kung maingon mong namutbuta aning trabaho, tagai kong ebidensya nga si Pastor Bacalares naka-appeal kong tigbakay. Basig, tama na po na si ingon-ingon niya.
Inamon din siya Kuya ni Bro Windel Talibong na isang civil. Oh, kasi official member din ako ng Punto por Punto eh. Ito, hahamunin kita Bacalares ng isang maginoong debate. Ipalabas mo lahat ng mga referensya mo. Ipabot ito sa live ito ha. Bakit ayaw niya? Oh, ito doon kay Father Darwin oh. Si Daed, nagiging ulol yan. Dahil gusto niyang makaharap si Father Darwin. Ano ba ang tanong mo? May tanong ka ba? Di ko alam, nagtanong ka pala. Mungutan ako sa imo unsang tuiga na matay si Kristo. Taon? Gusto mo taon? 33 AD. Oh. Taon, di ba? Taon, oh. 33 AD. Yan. Kasi tatlong taon siyang nangaral, di ba? Pagkatapos yung pinatay siya. See, that's according to kwan, tignan natin tong ating Bible Almanac. Ayan o. Bible Almanac, gusto mo? Meron ko ebidensya. Ebidensya gusto mo, di ba? Basahin natin tong paina, kwan. The Life and Ministry of Jesus. Oh, meron akong kronolohiya dito. Galing pa po ito. Protestante po, Life and Ministry of Jesus sa page 63. Between 30 and 33 AD death. Oh, yung kamatayan po ni sino ba yung tumawag? Sandali lang, wag kang tumawag kasi meron akong kwan. Wag. Nag-live ako, mamaya na yan sa'yo. Tawag ka ng tawag, amunin ka ng debate. Di ka mong kumasa. Panggulo ka lang. Mamaya na yan. Kaya pala ako SDA, ako sige usap opisa ninyo. Ako SDA, ako ano ba ito? Kaya pala Protect 10% bro. Si GR Indrida. Why ayo ang programa ni Bacalares Broad pero burit puro bakak. Kapag ganito ha, hindi ba kayo nakapansin sa kaniyang sariling programa? Kapag may mga Katoliko na kulang ang kaalaman, nagtanong ako, kahit pa uubusin yung oras, kahit magdamagan kayo. Ay intertinon juga na niya. Ayos to, ha? Oh, basahan ka ng libro ng Katoliko. Ngayon, kung may mga Katoliko na medyo ipit talaga sa mga tanong, yung marunong talagang magtanong, ha? Medyo ipit siya. So, sasabihin na lang, oh, marami ba tayong cooler na naghihintay? Last question. Ganyan ang sinabi. Ha? Oh, ganyan ang sasabihin niya. Pag, kuhan. Yan, nasagot na yung tanong mo. Yan ang mga patutsada ni Bacalares. Gusto lang niya online. Kasi sa online, tubaga ko Brad para ganahan ka. Ano, masumag ka, paan ka, kiganahan ka. Masa ni? Paganahan ko ni mo. Nag-commentaryo pa ko ha, mamaya na yan sa'yo, panglawgaw ni mo ha. Okay. Now, despite, tingnan ninyo ha, ulitin natin tong sinabi niya sa video. Ayan ha. Fully charged tayo. Ayan. I-play natin ulit itong video ni Mr. Bacalares. Yung sinabi niya. Kawawa naman pala. Ayan o yung... Gayo! Mga tinangga na mapay pag-cut-on, mapay pag-practice ni Pastor Bacalares ni hini mga dibati-dibati. Nagbata akong dibati mga tinangga. Huwag mo kaming lukuhin. Dahil in the first place, wala ka pong patunay na ikaw po ay nakipag-engage ng debate. Kailan ba nangyari yan? Ibubulaga ko ito. Magtanong ako ng kaniyang mga siguro kung ilang beses nang nakipag-engage si Pastor Bacalares ng debate. And sabihin na lang natin na yung tigbakay, kapag mayroong isang membrong nagsabi sa kanya, wala naman yan. Ibig sabihin, nagkamali ito. Pero hindi ko pa ito pinalabas sa kanya. Dahil, una, salamat, nakuha ko itong video. Una,
magtanong muna tayo sa kaniyang mga miyembro kung totoo ba itong sinabi ni Bacalaris na nakipag-engage na siya, nakasanayan na niyang makipag-debate sa Plaza Cagayan at sa Kwan. Meron bang debate Cagayan? Magtanong ako sa Kwan, ha? Siguro mga anong taon kaya ito si Pastor ang pastor niyang 70, si Bacalaris ba? Anong taon kaya siyang nagsimulang magpastor? Siguro before nagpastor ito, nakipag-engage siguro ito ng debate, di ko alam. Sabi doon niya, nakapunta doon siya ng Cebu. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi niya, nakapunta siya ng Cebu sa Plaza Independencia. Kasi yung mga sikat na kung saan nakipag-engage ng Tigbakay sa debate, sa kanya minensyon. Hindi ko alam, ha, kung totoo bang nakapunta ito ng Independencia sa Cebu. Wag ka na lang kuan, wag ka na lang mamirsonal. Ayan, oh. Wag kang mamirsonal. Kaya nga pala hindi siya makipag-engage ng debate dahil mayroon talaga siyang pinoprotektahan. Ito, oh. Now, Brad, kasi yung mga pare natin, si Father Darwin, magaling yan, Vitor yan. Siyempre, ang Katoliko hindi patatalo. Tayo na sa katotohanan, matalo tayo. Ano ba yan? Katawa-tawa naman. Now, ngayon, kapag siya po ay natalo, dahil in terms of evidences, in terms of referensya, ang mga Katoliko magtutulong-tulungan po. Oh, sige, ikaw, punta ka dito. Yung books, hiramin natin yan. Naalala ninyo ang debate nila ni Father Darwin at kay Mr. Parba? Maraming mga Katoliko sumuporta ng dokumento. Kasi kapag si Father Darwin lang ang hinayaan, walang alalay, walang tumulong, aba, hindi naman si Father Darwin lahat kumpleto libro. Lahat ng mga libro sa barista, hindi naman hawak ni Father Darwin. May mga Katolikong nagtampok-tampok. Kaya nga, si Mr. Bacalaris, takot siya makipag-debate. Una, pag natalo siya sa debate, halimbawa lang, pag siya po ay natalo sa debate, malaking kawalan sa kaniyang grupo. Dahil may mga membro talaga na bumaliktiw, magsialisan sa kaniyang simbahan. Halimbawa, itong nangyaring, correct me if I'm wrong, ha? 2018 siguro, no? Itong debate nila ni Ramir Parba. 2018 yon, kung hindi ko nagkakamali. Matapos ng debate, may mga Iglesia ni Cristo na nagpabautismo na sa simbahang Katolika. At bukod doon, meron tayong na-interview, ha? Na siya po ay nanonood lamang ng debate ni Reverend Father Darwin Gitgano na convert into Catholicism. Isa po siyang handog ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, pag mayroong handog na 70 Adventists, hindi maglipatan, garbo pride na po ang naghahawak sa kanila. Garbor ba? Kaya kung kami di ay mga SD, dili day magtulungan. Abot, huwag magtinabangay ba mo? Nagtinabangay mo? Sigurado kang nagtinabangay mo? Sigurado ka na kayo po ay nagtulungan? Tignan ninyo si J.R. Lumaray. Ha? Oh, J.R. Lumaray, ha? Tignan ninyo. I-search ko ito. J.R. Lumaray. Ayan. J.R. O Bation Lumaray. Ayan, ha? Paulit-ulit, kawawa naman. Hindi lang siya nakinig sa akin. Paulit-ulit na po siyang na-admit sa ospital dahil sa kanyang sakit. At hanggang ngayon, nagsigi pa rin siya ng hingi na GCAS. O yan, o, last post niya, o, 1 hour ago. Mayong gabi, igsoon, magpadayon kog hangyo sa pagsulisit, di na nako magamit ang akong pilhil tungod sa sunod-sunod nga admit. O niya, na ako'y balance 2,000 sa ospital o mga resita kaya na ako'y follow-up check-up karong katapusan. Dili man ko makabalos ninyo apan ang atong Ginoo dili makalimot sa taong adunay manggiatagong kasing-kasing. GCAS number, o mo ni. Dila na ko i-mention. Ngayon, nagtutulungan ba kayo? Lima ninyo to, ha? Debitor to ninyo. Tinulungan nyo ba? Sa Katoliko. Pag mayroong isang mga, halimbawa, ikaw po influencer, or kahit Katoliko ka na mahirap, nangangailangan ka ng tulong, aba,
trabaho po ng Simbahang Katolika ang generosity. Pagka mapagbigay sa kapwa, maraming tumulong, maraming mag-donate. Kayo, meron ba kayong pakialam sa inyong sariling debitor? Na hanggang ngayon, hingi pa rin ang hingi? Oh, may mga pastor ba na nag-donate ng kahit isang kusing man lang para ito, Tokyo? Wala, di ba? Ito, hindi ko lang sasabihin kung sino nagbigay. Ang kwanto, 4,000 itong price na ito. At ang ibinigay, 1,000. Kita nyo, may pasubra pa. Oh, ito lang ha. Halimbawa, kung mayroong nagkakasakit, nagbigay nga sila ng ganito. Ano pa kaya't buhay ang nakataya? So marami namang matulungin sa Simbahang Katolika. Inyo, huwag kayong kamo, naday mo, matinabangon ninyo. Panahon sa debate, oh ito, debate tayo ha, debate. Nung personal debate ko, face to face, yung 15 ninyo, dalawa mismong topic. Nga nung wala may bisag isa ka Book 70 Adventist nga nakaprovide sa inyohang debitor og original nga kopyas libro nga nung si Roxman ang gidala. Ha? Nga nung si Roxman, kung matinabangon mo, kung naamoy pa ka ba na, gitiksan pa manggali ko ato ni Kuan, Brad Daniel Sumalpong, sayang lang. Yung kung nga, nagkuan man, kanang nagpahibaw na ko, hindi, naamdaw kag-ipil, maulagi po. Ingon siya, sa sunod, huwag na kayo debate ha, ing na ko. Kay daghan kay tagmutabang, huwag hanok, huwag referensya. Inyong amigo, wala yan mo. May ganay ka, daghan kong libro dito eh. Inyong amigo, ugma, rairali, ugma, dadon ko ni tanan dito. Dagkong bag, bugat yan eh. 30 kilos na ko yung isa ka bag, naku, atong napuno. Now, kung, sabihin natin na matulungin kayo. Saan? Oh yeah. Inyong amigo, nakipagdebate na ko. Nang hulam na lang yung tanong akong libro. Pwede ba na ako? Mahulaman ang libro ha? Yakong tanahon. Yan na lang ko. Wana. May 70 Adventist debitor. Nang hulam akong libro. Kay Gadarag, si Rox. Oh, kawawa. Diba? Yan na niya. Asa may tabang ron. Bro, onsay FB ni mo? Muna niya akong FB. Di man ni Kuan. Pids, muna niya akong FB. Basig Kuan ka. Marami mga pastor na nagsasabi na nila na alam nila ang Katoliko ang totoo. Christ, pinaka dahilan nila hindi sila sikta dahil sa pira na lang. Pira-pira ba? 10%. Halimbawa, kapag ikaw po ay Kuan, ikaw ay umalis sa pagiging pastor mo, ha? O, umalis. Adlock ang ako tawag. Umalis ka sa pagiging pagkapastor mo. Ngayon, siyempre, alam mo, Katoliko, ilang nga naman kasi umalis ka sa pagka-70 Adventist at nagpa-born again ka. Ibang klase yan. Alam mo ang Katoliko. So, doon ka, nagkatoliko ka na. The question is, kasi nagkatoliko ka, di ba? Oh, the question, mayroon ka bang sahod na matatanggap? May 10% ka bang matatanggap? May buwan-buwan ka bang sahod na makukuha? Allowance, lahat. Zero. Sasabihin ko sa inyo, zero. Kapag nag-undergo ka ng seminar ng Catholic Fetipinder, sariling pira mo pa ang ibibigay sa registration. Kapag malayo ang binyo, sariling gasolina mo, sariling motor mo. Bukas, sariling gasolina ko. Mag-hire pa ako ng sidecar para kargahan ito. Malayo yon, mga medyo nasa maigit kalating oras. Isa ka oras hapit, daganon sa motor. Ngayon, walang sahod kung ikaw po ay magserbisyo sa loob ng simbahan. Walang sahod. So, sariling diskarte ha, sariling diskarte na lang para magkaroon ka naman ng kunti. Kaya nga, magtanim, magdigosyo, lahat na lang. Kung ikaw po ay social media influencer, mahilig sa vlog-vlog, gagawin to, mga live, pamonetize ka para may matanggap ka at para maidagdag mo ng mga maintenance, mga load sa atin dito o lahat. Kung walang nagsuporta sa inyong load,
Oh, halimbawa, wala kang sponsor sa load, so dyan mo kukunin. Wala ang sahod. Tama ang nag-comment si ano, si sino ba itong nag-comment na wawala na tuloy? Huwag kang mamersonal. Pakita mo na edukado ka. Wala naman siya. Takda na silang founder nga ni Agi o Kabuang ba? Muna inyong simbahan. Tukod na nagkuan. Mga palahubog sugarol. Believe imong mga audience, mga palahubog sugarol. O sige, palagay na lang natin na may mga lasinggiro sa aking viewers dito. At grant natin na may mga lasinggiro talaga. Bakit? Lahat ba ng Katoliko lasinggiro? Yan ba ang dahilan upang magiging piki ang simbahang Katolika nang dahil sa mga lasinggiro? Wrong! Mauhin na nagpamatuod. Nga kini, tinuod gila yung simbahan na. Ngano man, naagid na yung mga dautan. Kay diagod, kung tanahon gunato ang tinuod ni kahoy, na dyan ay dahon malaya. Nasa na'y bungang madaot. Kung kanang inyo, wala yan mo, plastic na. Plastic na. Wa, dyan na yan mo ikuan. Plastic na. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Asa man daigikan na Xerox, diba, sa original? Yes, tinuod man na. Ako sa basahon nini, ha? Citrid sa ta. Citrid, ha? Ang sinabi dito, saan ba daw nang galing ang Xerox? Tingnan natin, ha? Kasi loading masyado yung ano natin dito. Tayo magbasa sa kwan sa ating Facebook. Ayan pala ang dahilan. Tanawa, ha? Sa kaso manggod, kung musandig tagkortino, ang kanang mga Xerox, mahimo lang ng original, mahimo ng legal, ha? Kun, niya, paminaw, kun, nagdala kag original, anak. Wa kay dahang original, piki na. Oh, simple, ibura. Mayong gabi, ibro. Gandang gabi. Lagi. Okay. So, yan po ang kaniyang style. Kung bakit ayaw niya sa debate. Ngayon, sinabi na bakit ayaw niya sa debate, gusto lang niya, magtanong lang siya at tanungin din siya ng mga ilang oras siguro, ilang, bakit? Ano yan eh? Pangit na estilo yan. Dahil kapag ganyan ang gusto mong mangyari, kahit mali ang sasagot mo, sige pa rin. Wala namang makapag, wala namang humarang sa'yo dahil walang moderator. Why makabalda ni mo? Kaya wa may moderator. Pwede rin kang maingog. Ngano dahil, magbuti kang mauya kong itubag. Magbuti kang mauya kong tubag. Anak man eh. Bahay man itong nai moderator kay mapakgang mo na ito sila good. Mapakgang na ito sila ba kay naamay gitawag og moderator. Ana na. Uy. No. So ganyan po ang style niya. Tanaw na ito ni kong nagkaagi ba ginigtigbakay. Sulayan na ito niyang pagkatigbakay-tigbakay. Ha? Sulayan na ito niyang pagkatigbakay ba? Ang ano man eh, nga di man usukol og debate ni Padre. Anong dahilan? Bakit ayaw niyang harapin si Padre? Gusto lang magtanong nang magtanong. Si Padre, kaya di man gusug, musugot si Padre, anang nawagtawag lang anang kuan, online-online. Ang gusto ni Padre, face to face yun. Murag ako ba? Kung di magay ko, kay ko ginahan kayo anang kuan, ang gusto na ko, face to face man yun ang akong gusto. Ha? Mayroon palang nag-comment sa atin dito si kuan. Hindi natin mabasa sa ating kuan. Si loading masyado eh. Maglagay pa siguro ko ng kuan dyan. Landcord. Landcord ba'y tawag nun? Dali na nga. Asa daigi ka na si Rock sa original? Mahimo raman ng original ang imong Xerox kana kung
Nakay kapakita po niya librong original kung asa na niya magikupya. Ana na dating nga kuha ni mo ang punto. E kung magdala kag Xerox ana nga wala kay gipakita nga original, pasabot ana di gyapon ang ma-serve as valid. Yung legal na tinginan nyo sa direta mamasa og kuan, kasi nakamonitor lang tayo sa isang kuan. Dito tayo magbasa ng komento sa ating cellphone na lang ano, para mas malinaw kung sino yung nagbiyo. Malalaman natin kung sino yung kuan. I-up lang natin tong kuan. Okay. Bakit from local ka nag-Xerox? Di ba pwede? Ha? Dali lang ha. Bacalaris, paminaw, oy. Kabalog ka tinood. Maayaw lang si pastor pag hiwid-hiwid sa iyang nawong. Encyclopedia Britannica founded Anglican. Pa-accept po. Yes, pa-accept. Oh, sige, sige. Dali lang ha. Mag-kuan ka, mag-request ka daw. Anong gusto mo? Accept for ano? Kuan? Sandali lang ha. Gustong... Ano ba yung kuan? I-add mo ako, i-add mo ako. I will accept you. Ha? I-add mo ako, I will accept your account here. Ha? Tignan ko. Nag-add ka ba sa akin? Sa ako, tawag kay magbutang tag-istorya. Bugbuntag tag-istorya. Hindi kasi, oh. Di, wala naman tong. Sige, sige. I will accept you, ha? Sandali lang. Yung kasing kuan, ano ba ito? Are you lalaki ka ba o babae? Bakit walang profile picture mo dito? Isa lang ha, yung kuan. Lalaki ka ba o babae? Sino ba itong nasa timeline mo na senior? Mamaya na yan, huwag kang tumawag. Meron pa kung ano. Mamaya ha, i-accept kita dahil 5,000 friends na po ako. Mag-unfriend ako dito ng mga kuan. Mga hindi totoong account. Hindi mga totoong account yung kuan, para ma-add ko yung mga kuan. Oldest friend. Ito yung mga wala na talagang kwintang account, hindi na talaga magagamit. Ito, parang wala na ito eh. Wala na to. Ayan, yan ha. I-accept kita. Bakit babae yung profile picture? Are you girl? Babae ka ba? Sige. Doon ka sa mga may interesadong kwan. Si Maris. Maris, anong Maris? Okay. Hanggang alas 8:35 na lamang po tayo, dahil mag-prepared pa po ako para bukas ha, para sa Bible rally. Layo kasi yung kwan. Okay. So wala na tayong sapat na oras. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod Brad Eugene Gapo magsasabi sa inyo. Maraming salamat. Bukas ulit mag-live ako saglit para pagkatapos ng live at sina kami. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod Brad Eugene Gapo magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Yung mga nanonood natin sa YouTube channel ha, magbasa tayo ng kwan. Magandang gabi po sa lahat, Brother Delphine Rabago at si Pretty Marshall. Bro, bira wala ng maniwala sa
kay Bacalaris Sektang maraming awing-awing. Mayang gabi bro, si Armix TV, Brad Elmo Remedio, mayang gabi din. Sige. Guys, magandang gabi po. Salamat sa patuloy na pagdipinsa sa Simbahan Katolika. God bless po sa inyo ha. Hanggang sa susunod muli. God bless. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point.